Hello guys, this is Jai from Riggs PH and today I will show you my keyboard collection and yung iba is papa giveaway ko. This is like a quick video lang about sa mga keyboard ko and gusto ko lang magbawas ng keyboard. And since gusto nyo rin naman ng keyboard, oh eto na, simulan na natin to. Ito, unahin na natin yung pinaka-recent, yung Lang 2 LT84. Bone stock siya, meaning wala pa talaga siyang mod. Bagong-bago pa. Ang gusto ko dito, meron siyang mechanical knob and meron siyang LED screen. Next is yung Dark Alien K87. Ito naman maganda yung aesthetic niya. Pure transparent to from the case, keycaps, and switches. Ito rin all stock to, wala pa rin mod na nagaganap. And ito yung gamit ko sa isang PC, sa PC2. Next is the Ajaz K870T. Ito bagay to sa mga setup na color white, white theme setup. Medyo aesthetic din to, lalo na yung RGB niya. And if ever man bibili kayo neto, make sure na i-mod nyo. Since para sa akin hindi maganda yung stock sound niya. And yes, all stock din tong keyboard na to. So yun, hindi ko pa rin siya namumod. Next is the Thunder Robot K87. Ito lang siguro yung keyboard ko na wired. And all stock din siya, wala pa siyang mod. Pero maganda yung aesthetic niya, lalo yung color scheme. Next, we have the GG68B from Garuda Gear. Ito maganda yung tunog neto since pre-modded na siya. Pag bumili kayo neto, meron na siyang foam and sound dampener. Meaning maganda na yung tunog niya stock. Di mo na kailangan i-mod pero pinalitan ko pa rin yung keycaps niya para bagay yung transparent keycaps. Next on the list is the Sinmeng X75. So mali pala ako kanina, isa rin pala tong wide pero detachable yung cable niya. Ang gusto ko dito is maganda yung aesthetic niya. Transparent din siya from case to switches to keycaps. Hindi ko lang nagustuhan dito is yung clicky niya, yung clicky switches niya. Which is depende naman sa tao yan. So if gusto mo to, why not, diba? Yun, all stock din to, wala pang mod na nagaganap. Next is the Mackinac CK600. Ito naman full board na to, meaning kompleto na siya pero medyo compact pa din compared mo sa full na full board. All stock din to, wala pa siyang mod pero maganda rin yung tunog niya stock. And alam ko meron na siyang sound dampener and mga foam sa loob ng case niya. Tapos maganda rin yung aesthetic niya kaya gusto ko rin tong keyboard na to. Ito namang Iuzu Z11. Nasa budget range siya pero yung build quality ng keyboard niya is maganda para sa price. Maganda rin yung stock sound niya kaya hindi ko pa rin siya namomod. Pero if nasa budget area kayo nitong Iuzu Z11, marami pang options ng mga keyboard so baka hindi nyo mapansin to. Next is the Everest 60 from Mountain. Ito meron kasamang numpad nung pinadala sa akin so meron talagang option if kailangan mo ng numpad. Maganda yung aesthetic niya, yung build quality, sobrang talagang pangmalakasan. Maganda rin yung stock sound so hindi ko na siya minod. Ito modded ito straight out of the factory. Meron na tong dampener, meron tong case foam, mga ganyan. Pre-lube na rin yung switches. Talagang gagamitin mo na lang. Next is the RK98, yung Cosmic version. I mean Cosmic series pala. Dalawa yung ganito ko. Isang Earth and isang Moon. Isa rin to sa mga pinakapaborito kong 98% keyboard since maganda na yung stock sound niya. Hindi mo na kailangan i-mod. Pero meron ka pa rin namang option. Pwede mo pang i-mod yung switches, pwede mo pang palitan yung keycaps. Pwede ka pang mag-tape mod if gusto mo, di ba? Pero sa akin, all stock din to since wala nga akong time masyadong mag-mod. And yun nga, kailangan ko ipag-giveaway yung iba kong mga keyboards. Next is the RK87. Ito, bone stock din to, wala pang mod. Maganda yung aesthetic niya, wired din pala to, nakalimutan ko sabihin. Blue switches, so clicky talaga siya, maingay if gusto niyo yung mga gantong klaseng keyboard or switches. By the way, ginawa na namin to ng short YouTube review. Yan, check out nyo na lang. And next is the Liven K620. Ito, bone stock to, may kasama pang bigas. Ito, pinaka-budget friendly talaga. Talaga to around 700 lang. And then pag binod mo, sobrang ganda pa. Pero yung nasa sa akin is bone stock pa din. Wala pa siyang mod. Next is the RKH81, the legendary washing machine knob. This one naman is madalas ko itong ginagamit sa main PC ko. Since maganda na yung tunog niya sa Sky Science switches ng RK, pinalitan ko lang yung keycaps ng off-white para bumagay yung aesthetic niya. Pinalitan ko rin dati yung knob niya, pero binalik ko since mas bagay yung washing machine knob nga. Next is the Unpro 2 Evangelion. Ito, ongoing pa rin tong process na to. Currently, bare bone siya. And nasa process ako ng paghahanap ng magandang switches. This one naman is fully modded na siya. Pero since kinalas ko siya, for sure i-rebuild ko to. Sobrang excited ako sa build na to since hindi ko talaga minamadali. Bone stock to pero nakaready na nga yung pang mod ko. So imumod na lang and ready to go. Pero hindi ko siya ipapag-giveaway siguro. Next is the ROG Falchion. Ito all stock din to. Bone stock, wala pang mod. Gustong gusto ko yung side panel niya. Pwede kang mag-adjust ng volume. Very useful talaga. And basta sanay ka pag ginagamit mo. Gusto ko rin yung meron siyang kasamang case. So if dusty talaga sa place nyo, mapiprevent niya yung pagka madumihin and hindi ka madalas maglilinis. Last is the RK68. Ito fully modded na talaga to, promise. Sobrang mahal na neto. Hindi na to budget friendly. Yung case niya, napalitan ko na ng shroud. Meron na siyang case foam, meron siyang plate foam, meron siyang switch pads.
lube na rin yung switches niya, pati yung stabilizers. Meron na rin siyang tape mod, naka-polycarbonate plate na rin siya, and meron pang plate foam. Iba pa yung sa switch pads. At ito yung pinakamadalas kong ginagamit sa main PC ko. Teka, pahabol, meron pa pala akong isang keyboard na hindi na-unbox from Vezel. Ayun lang lahat ng keyboard ko sa aking keyboard collection. And hindi lahat ng keyboard, of course, ipapamigay ko. Pero comment nyo sa baba yung pinaka-favorite nyong keyboard. And sa next video, i-announce ko yung mga keyboard na ipapamigay ko. Keyboard or keyboards. And then gagawa natin yan ng series. Papalitan natin yan ng keycaps and switches. I-heavy mod natin from case foam, plate foam, lahat ng foam, kahit anong foam pa yan. And then yung mananalo, pipiliin ko lang sa mga nag-i-interact. Nag-share, nag-comment, nagla-like, nag-follow, nag-i-interact sa comment section sa series na yun. So meaning if active ka sa mga YouTube video, sa mga modding, sa YouTube series na yun, ikaw yung mananalo. Ganun. Yun lang, maraming salamat sa panonood and sana hindi ako mamulube sa YouTube video na to. YouTube series na to.